minsan papasok ako ng church, nangangamoy sigarilyo pa ako. Oo, oh, nakangamoy minsan yun nila mamaya, pero wala naman silang magawa eh. Di ba? Pinili ko yung buhay na yun. At yung mga panahon yun, yun yung akala kong wala na akong pag-asa. Diba? Sabi ko parang hindi na rin ako makakabalik eh. Hindi na rin ako tatanggapin ng Diyos eh. Sa mga pinag-aagawa akong ito eh. Ipagpatuloy ko na lang. Yun yung sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa dumating yung panahon minulat ako ng Diyos. Pero sa isang masakit na paraan. Binigyan ako ng warning ng Diyos. Pero sa isang masakit at ayokong paraan. Nasabi ko, Lord, napakadami namang paraan para imulat ako, para gisingin ako sa katotohanan. Pero bakit kailangan dalhin nyo sa kamatayan? Bakit kailangan isingit nyo pa yung kamatayan ngayon? At doon ko napagtanto na, kung nga naman, kung pakausapin lang ako, kung puro payo lang, hindi rin naman tatalab sa akin eh. Dahil nga matigas na yung puso ko nun. Kaya, inalaw ng Diyos na mangyari yung bagay na yun. May isa kaming kasama sa Praise and Worship Ministry noon. Kasama namin tumutugtog. Kasama namin sa mga youth ministry din namin. At sa isang iglap, nawala siya sa mundong ibabaw na to. Isang taon lang po ang tanda nun sa akin. 22 anos siya. Isipin nyo, napakabata. Sa isang iglap na gano'n, nawala siya sa mundong ibabaw na to. Napakasakit. Noong una, hindi ko matanggap. Parang lalo akong nagalit na bakit nga gano'n? Bakit kailangang buhay ang isugal? Pero doon ko naintindihan lahat na alam ko nasa langit siya. At ang gusto ipakita sa akin ng Diyos, ayaw ko siyang alalahanin. Alalahanin ko ang sarili ko. Pag ako naman ang namatay, saan ako pupunta? At alam ko sa mismong oras na yun na naisip ko yung pangyayari yun. Sa oras mismo yun na naisip ko yung pangungusap sa akin ng Diyos na yun, alam ko diretso ko sa impyerno ng araw na yun. Alam ko, pag ako tumawid sa mga kaling yun at ako nabunggo, pag ako biglang nabaril, nasaksak na kung sino mang loko-loko dyan, alam ko diretso ko sa impyerno kagad. Doon ako napaisip na paano naman yung buhay ko pag ako sinunod sa impyerno? Walang katapusang suffering, walang katapusang hinagpis sa impyerno. Araw-araw ka susunugin at hindi ka na mamamatay doon. Araw-araw madadama yung sakit. Eh, mapasok ka nga lang sa kandila, hindi ba't napakasakit na? How much more yung buong katawan mo sinusunog araw at gabi? Doon ko na pagtanto yung buhay. Doon ako nakapag-isip-isip ng malalim na paano kung ako naman ang mawala? Paano kung ako naman ang mamatay? Saan ang punta ko? At kayo, paano kung kayo naman ang biglang mawala? Saan ang punta nyo? Hindi ba? E napakabata pa nun, 22 anos. Nagkabiruan pa nga kami minsan dahil nga 21 na ako, 22 yun. Parang nasabi sa akin, puwit ako, isang taon ka na lang. Di na naman ako, isang taon na lang daw ako. Hindi, syempre, yung kaba ko, yung nervyos ko.
Bagamat nakangiti ako, pero umakyat sa ulo ngayon ka ba? Talagang napag-isip-isip ko na, kung nga no, paano kung isang tao na lang din ako? Doon ako nagsimulang lumuhod at isuho ng buhay ko. Bagamat hindi ako deserving na humarap sa Lord ng mga panahon iyon, ginawa ko. Humingi ako ng tawad. Sabi ko, Lord, pag namatay ako, gusto ko mapili mo. Kapag nawala ako sa mundong ibabaw na to, gusto ko mapili mo. At yung mga panahon yun, nandun pa ako sa bisyo at kasalanan. At alam ko sa sarili ko, hindi ko kakayaanin itigil yun. Then sinubukan ko yung mga panahon yun na hindi ko hiniling yung tulong ni Lord na sa sarili ko, sinubukan ko lang itigil na. Sa isang araw, nakakaubos ako ng 2 kaha. Sabi ko, oh, bukas, 1 kaha na lang. Hanggang sa kinabukasan, 1 stick na lang. Ganun, 5 stick na lang, 3 stick na lang, 1 stick na lang. Eh, umaga. Nag-yosi. Tapos kumain. Sabi ko, last ko na to. Tanghali, kumain. Busog na naman. Sarap pag-yosi, sabi ko. Last na talaga. Merienda. Kumain, busog na naman. Last na talaga. Hanggang sa dumating ang hapunan. Last na rin talaga. Pero wala nangyari, kinapurasan, ganun pa rin. Puro last na. Konti na lang, sabi ko, konti na lang. Pag umiinom ako, konti na lang iinomin ko. Pero hindi. Pag nakalagot, dire-diretso na. Pag uwi, wala ng pera. Diba? Mas para matustosan yung bisyo. Ibibenta yung mga gamit sa bahay. Kaya minsan nawawala yung mga gamit namin sa bahay. Hindi nila alam. Ibibenta ko na, pangbili lang ng pagtustos lang sa bisyo eh. Kaya, hindi natin talaga kakayanin pag mag-isa lang tayo. Wala talagang tagumpay pag wala ang Diyos. Napakaraming pagkakataon na ginusto ko na talaga talikuran. Pero, hindi ako humihingi ng tulong sa kanya ng malalim. Hanggang sa dumating yung punto na, nagpakumbaba na ako sa harap niya. Sabi ko, Ama, hindi ko to kaya pag wala ka. Panginoon, hindi ko kakayanin kung magbago sa sarili ko lang makakayanin. Kailangan kita. Kailangan kita. Yun lang ang sinabi ko sa akin. Actually, hindi nga mahaba yung prayer ko na yun. Pumikit lang ako. Nagpakumbaba. Sisilang kasalanan. Sabi ko, Lord, kailangan kita. At sa mismong araw na yun na nagpakumbaba ako sa kanya, humingi ako ng kapatawad. Parang nahugasan ako. Parang may bumungkus sa akin na wala lahat ng kabigatan sa puso ko. At kinabukasan, nagsimula na ng sunod-sunod. Yeah. Ako, natatanggihan ko na yung Yossi, natatanggihan ko na yung alak. Kasi naman, pag may nag-alok sa akin, hindi ako makatanggi.
kahit napakalayo niya, pupuntahan ko pa siya. Kaya laki pa kasi salamat ko nung natuto akong tumangoy. Nung natuto akong umayaw sa Bishop Kasalanan. Dumating nga sa punto na naiwasan ko na yun hanggang sa totally nawala. Hanggang sa dumalas yung mga pagkakataon kasama ko na yung pamilya ko. Dumalas yung mga pagkakataon na sila yung kasama ko, sila yung kabanding ko. At bagamat hindi ko sa kanila pinapakita yung kasiyahan ko, pero tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko nga, bakit pa ako nagpakalayo na yun? Bakit pa ako naghanap ng kalinga, ng pagmamahal sa napakaraming tao, eh nandito rin pala mismo sa bahay mo. At doon yung mga pagkakataon, lumalabas na kami madalas pamilya, natuto kong manamit ng formal, natuto kong magsuot ng ganito, na hindi ko naman ginagawa dati, at doon ko naintindihan na hinahanda pala ako ng Panginoon. Nasa hindi ko inaasahang pagkakataon, biglaan ako tumayo sa harap ng mga tao. Hindi ko nga maalala ngayon kung paano nangyari. Basta bigla na lang akong tumayo, nagsalita, nagpatotoo. Yun ang nga ginawa ko nun, nagpatotoo lang. Hindi ko inakalam sa munting patotoo ko na yun. Maraming buhay rin palang nabago. Sabi ko nga, Panginoon, patotoo pa lang yung ginawa ko. How much more siguro kung mangaral na talaga ako? How much more siguro kung itaas ko na mismo yung pangalan mo sa buhay ko? Amen po ba? Amen! At saka, sabi nga po sa 1 Corinthians 3, 16 hanggang 17. Our body is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kaya bakit natin sisirain? Hindi po ba? Ang mga bisyong yan, mga kasalanan yan, walang itutulong maganda sa atin yan, walang itutulong na maganda sa atin yan. Sinisira pa natin ang katawan natin. Sa mga tato, sa mga pahikaw-hikaw, mga kalalaki na nakahikaw. Ganun din ako nun eh. Akala ko kasi, astig. Akala ko kasi, maangas ang datingan. Pero nung nabago ko, doon ko nakita na, ay, baduy pala. Doon ko nakita yung sarili ko na, mga picture ko nun, nakikita ko na ganun yung itsura ko. Pangit pala, sabi ko. Baduy pala. Bakit ko ginawa yun? Bakit ko pinili yung ganong klaseng buhay? Ang Panginoon? Pag yan nasimulan natin ang bata, madadala natin yan hanggang pagtanda. Madadala natin yan sa ating paglaki. At hindi pa, makakapanghawa pa tayo ng ibang tao. Dahil sino ba naman gusto nag-iinom? Mag-isa lang, di ba? Siyempre, mag-iaya ka ng kasama mo. Mag-iaya ka ng tropa mo. Uy, inom tayo, ganito, ganito. Nasira mo rin yung buhay nila.
Sabi mo eh, our body is the temple of the Holy Spirit. So bakit natin sisirain ito? Respetuhin natin yung katawan natin. Respetuhin natin yung sarili natin. At yun ang lahat nagsisimula sa pagbabago. Pag tayo nagbago, magbabago ang ating pananamit, magbabago ang tingin ng tao sa atin, at doon tayo sisimulang respetuhin ng tao. At sa pagrespeto ngayon ng tao sa'yo, doon mo may babahagi sa kanya, si Jesus Cristo sa buhay. Amen? Pero hindi lang bisyo kasalanan. Mag-isa maling relihiyon natin. Hindi ba? Marami sa atin, marami ang kilala eh. Walang bisyo, walang kasalanan, hindi sila umiinom, hindi sila nanigarilyo, napakabait na tao. Pero sumasama sa mga Diyos-Diyos. Pag pumunta ka sa bahay nila, lalaki ng mga imahe. Marami akong kaibigan ganun. Sabi ko nga eh, nakakahabag. Dahil napakaganda ng ugali nila bilang tao. Napakababait nila. Pero, hindi pa rin sila mapasok ng langit. Kasi nasa maling religion pa rin sila. Andun sila sa pagro-rosaryo, pagsama sa mga imahe. Sabi nga, di ba, sa alam po ba yung ama natin? Amen. Walang tawa. Alam niyo po ba yung ama namin? Amen. Siguro lahat mo po tayo alam yun, di ba? Ama namin? Ama sa langit ka. Sambahin ng? Pangalan mo. Sambahin ng? Pangalan mo. Pangalan mo. Wala kayo pang sasambahin kundi ang pangalan niya. Siya na nasa taas. Hindi sinabi, sambahin ang rebulto mo, sambahin ang imahe mo, hindi po ba? Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Pasa amin ang kaharian mo. Binalog mo dito sa? Tapos? Bigyan mo kami? Bigyan mo kami ng kakanin. Hindi sinabing bigyan mo kami ng pangtrota, bigyan mo kami ng pangyosi, bigyan mo kami ng panginom. Ano sabi? Bigyan mo kami ng kakanin. Humingi tayo sa Diyos ng kailangan natin. At pag malinis ang puso natin, tutugon at tutugon ng Panginoon. Amen. Hindi pwede hindi kaya tugunan. Dahil anak ka niya. At hindi natitiis ng magulang ang kanyang anak. So ano po yung number one natin sa pagiging asin at ilaw ng sangkatauhan? Pagbabago. At ikalawa ay ang ipamahagi. Walang saysay ang pagbabago mo kung hindi mo naman ipapamahagi ang mabuting ginawa sa iyo ng Panginoon. Hindi sapat na maging Kristiyano ka na nabago ka ng Diyos pero sasarilinin mo. Itatago mo sa sarili mo na binago ka ng Diyos. Hindi yun ang nais ng Diyos. Gusto niya, ipamahagi mo. Sa
Sabi nga po sa John 8:12, sabi ko sa John 8:12, again Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Sa Tagalog po, ako ang ilaw ng mundong ibabaw nito. Si Jesus Cristo, siya pong nagsasalita rito. At sino mang lumakad kasama ko, ay magiging ilaw, ay magiging liwanag ko. Diba? Yun ay sikreto dun eh. Yung pinakamadaling paraan eh. Para tayo maging, para magampanan natin yung pagiging asin at ilaw ng sa katawan ito. Ay lumakad tayo kasama ni Jesus Christ. Lumakad tayo sa buhay na gusto niya. At pag nagawa na natin yung pagbabago yun, kailangan handa na tayong ipamahalin. Sino sa atin dito may kaklase? May kaibigan, may pinsan, may kapatid, may magulang. Hindi ba lahat tayo? At napakarami yan. At tanong ko sa inyo, lahat ba yan nakakilala na kay Jesus Kristo? Hindi, di ba? At yun ang role natin bilang kabataan. Kaya tinawag na God's Legionnaire ang KOJF Youth Ministry natin, Salt and Light of this World, dahil mga mandirigma. Yun ang nais ng Diyos, na tayong mga kabataan maging mandirigma niya sa mundong ibabaw na ito. Ang ipaglaban ng salita niya, laban sa mga masasama, laban sa mga maling doktrina, sa mga maling aral. Gusto niya ipaglaban natin yung salita niya. Amen? Amen! Alam niyo, sabihin, maaaring sabihin niyo, yung iba dito, napakabata pa, napakamurang gulang, maaaring sabihin niyo sa akin, baka nga hindi pa nila naiintindihan yung sinasabi niyo. Akala niyo lang po yun. Dahil sabi nga, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from you. Yun ang isang malalaki, yun ang isang sa pinakamalaking pasasalamat ko, na pinanganak akong Kristiyano, na pinanganak akong nasa simbahan, tinuturuan ng tamang aral. Kaya bagamat naliis man ako ng landas, nabuhay ako sa kasalanan, sa bisyo, hindi ko nakalimutan yun kung ano yung tinuro sa akin. Hindi ko nakalimutan ang tinuro nila sa puso ko na merong mabuting Diyos. Na mayroong Diyos na nagpapatawad, na mayroong Diyos na nagmamahal, na mayroong Diyos na mahabagin, kahit gaano pa tayo makasalari. At hindi dapat tayo nagigipin sa temptation. Pag hindi tayo marunong umiwas o tumanggi sa temptation, mabilis ang pagkatalo natin. Eh, lumpas nga lang tayo rito mamaya, dyan agad yung temptation. Diba? Pagkatapos nga siguro ng gawain ito, maya-maya may tropa ka na lalapit sa'yo. Opre, hits. Opre, shot na. Hindi ba totoo? At nasa sa'yo kung tatanggi ka o hindi. Pero inaamong ko yun, subukan yung tumanggi, kahit minsan lang. Gusto ko maranasan nyo yung bigla kayo makakahinga ng maluwag na nakatanggi kayo sa temptasyon nyo. Na gusto ko umuwi kayo ng bahay ngayon na sa mga bahay nyo na
kaya pang utak na wala kayong tama. Uy, nahihirap pa kayo huminga dahil sa'yo, Sina. Malusog kayo na malood lang yung pag-iisip nyo. Kahit sa mga munting bagay lang ngayon, maranasan niyo yung ginhawa ng buhay niyo. At pag nasimulan niyo yun, pag-iwas na yung pagpanggi na yun. Darating ang araw, yung mga kaibigan mo na yun, yung mga tropa mo na yun na nasa kasalanan, madadala at madadala. Magiging kabahagi at magiging kabahagi yun ng KOJF Youth Ministry. Amen? Amen. Alam niyo, hindi niyo kailangan maging kumanap ng mga masasamang tropa para maging maligaya. Tututusin sa totoo lang, sa youth ministry namin ngayon, kahit sa mga simpleng kwentuhan, kahit sa mga simpleng biruan namin, andun yung tunay na ligaya. Andun yung kakaibang ligaya na nagdadama ko na kahit noon, kahit napakarami kong kaibigan noon, kahit parang napakasaya namin noon, feeling namin napakasaya namin, din tawa kami ng tawa noon, pero parang bakit iba, sabi ko. Bakit iba yung ligaya na nadadama ko ngayon? Na kahit sa mga simpleng biruan lang, simpleng pagsasama lang namin, simpleng sharean, iba yung ligaya na nadadama ko. Na hindi ko nakita sa mga grupo-grupo na yan. Alam niyo, huwag tayong matakot na ipamahagi ang salita ng Panginoon. Dahil once ang salita ng Diyos ay pinangaral, hindi pwedeng walang mabago. Sa 10 tao papangaralan mo, kahit isa may mababago mo, hindi pwedeng wala. Dahil ang salita ng Diyos ay parang two-edged sword o espada na matalim na tutusok at tutusok eh. Sa ating mga puso. So huwag tayong maging huwag tayong matakot kay pamahagi yan. Sa murang edad nyo, maaaring sabihin nyo, eh bata ako, hindi ako pakikinggan ng nanay ko, hindi ako pakikinggan ng tatay ko. Kahit hindi mo, kahit hindi ka nila pakinggan, makita lang nila yung buhay mo na nagbago ka, na ikaw bilang estudyante, mag-aaral ka ng mabuti, tataas yung grado mo, uuwi ka ng bahay sa oras, matutuwa at matutuwa yung magulang mo. At tatanungin niya kung bakit, kung anong dahilan. At doon mo pwedeng sabihin sa kanya, kasi ma, kasi pa, kasi nai, kasi tay, may Diyos na ako sa puso. Amen? At doon niya sisimulang kilalanin mo. Doon nila kikilalanin, sino ba yung Diyos na yan? Bakit hindi mo ipakilala sa akin? Diba? Doon lang magsisimula yan, out of curiosity. Makita lang nila na nagbago ka. Doon pa lang may papamahagi mo agad yung salita ng Diyos. So God's legionnaire, mga mandirigma ng Diyos, yun tayo kabataan. At maniwala kahit sa hindi, ito lang panahon natin. Malapit na ang pagdating ng Diyos. Napakalapit na. Nasa huling kapanahunan na tayo ng pagbabalik niya. At isa tayo sa mga gagamitin ng Panginoon sa huling kapanahunan na ito.
tayo, mga kabataan. Tayo, KOJFD. Sige, tulong mo sarili mo, sabi mo, ako, ako yun. I-claim mo na, sabi mo, ako yun. Dahil kayo nga mismo yun. Hindi aksidente narito kayo sa araw na to ngayon. Hindi aksidente nandito kayo ngayon sa lugar na to at napakinggan nyo ito. Dahil may plano ng Lord sa buhay. Kumbaga, sa army, nire-recruit na kayo ng Panginoon. Nire-recruit na kayo ng Panginoon bilang mandirigma niya sa huling kapanahon na ito. Amen? At yun ang pagiging ilaw at asim.